Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Polay's Secret File. Si Polay na nagka-boyfriend. At yung boyfriend niya na yon ay sinaktan siya. Buti na lang, dumating din yung turning point na nag-decide na siya sa sarili niya na hindi, ayoko na. Ayoko na, nasaktan ako nitong taong ito. Biruin ninyo, sinasabunutan, kinukurot. Tapos itinulak pa sa basurahan na may mga bakal-bakal. Grabe yun ah. Parang hindi ko akalain na merong isang taong magmamahal ng ganong paraan. Ewan ko ba kung anong tawag sa mga ganong tao? Parang hayop na yata yun. De, charot lang. But anyway, yun nga, turning point yun ng buhay niya. And then she decided na umalis na sa relationship na yun at lumayo doon sa taong yun. Hindi na niya kinausap pa yung taong yun until such time na nakatagpo siya ng talagang taong iingatan siya, mamahalin siya ng tapat at totoo. At meron na nga silang anak ngayon. And then dumating din yung time na minessage siya nung ex niya na nanakit sa kanya physically, emotionally in the past at humingi ito ng tawad sa kanya. And sabi nga niya ay napatawad niya na ito. At masarap pa rin talaga sa pakiramdam na makapagpatawad para mawala yung bigat ng nararamdaman. And sometimes forgiveness is not for the person who have hurt you. It's for yourself. Forgiveness is a gift that you actually give to yourself. Sa mga kabisyo natin out there na nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, valid reactions, pakinggan na po natin sila. Eto po ang sabi ni Jenard Cabrera. Anong patawad-patawad? Ang patawad, hinihingi lang yan sa Divisoria. Charot! Ridarot! Oy, wag naman kayong ganon. Siyempre, pag humingi tayo ng tawad, lamang-lamangan na natin o lubus-lubusin na natin. Wag lang sa Divisoria o kaya sa Baklaran. Try na rin natin sa Dapitan. O try din natin sa taong nakapanakit sa atin or nakagawaan natin ng pagkakamali. Anyway, ito po ang sabi ni Riri Sajo. Take it away. Para sa ating letter sender ngayon, you did a good job kasi alam ko napakahirap yung ganyang sitwasyon na binigay mo naman yung lahat, inintindi mo siya, tapos ang magiging ganda sa'yo, yung pananakit. Nanggaling din kasi ako sa ganyan situation. So, magkaiba lang tayo ng ending yun sa'yo. Nagkaroon ng pagkakataon na talaga naiwanan mo siya or nakaano ka. Dahil nga siguro, umaasa ka na magbabago siya, hindi siya nagbago. Ang kaibahan lang sa akin is, yung sa akin nagbago at ngayon kinasal na kami at never na niyang nagawa sa akin yun. Alam ko talaga nagbago siya. But still, mas maganda yung kinalabasan ng iyong love story at least, di ba? O ngayon, magiging proud ka sa kung ano yung meron ka, hindi ka haharap sa kanya na parang may disappointment kasi nga, nagginawa mo yun tama. Ayan, ang ano ko lang sa'yo ay maging masaya ka sa buhay mo kasama yung bago mong kinakasama, ganun din kasama ang iyong baby. Ayan, God bless sa'yo and sa iyong family. And also for you, Rocketera, ayan, always kitang pinapakinggan at ngayon lang ako nagka-chance na mag-DM sa'yo. Ayan, take care and God bless, Miss Rocketera. Thank you so much, really, Sasha. Maraming salamat din sa pag-share ng iyong personal experience. Ako talaga, sobrang humahanga ako doon sa mga taong napakatapang. Kasi pwede kang maging matapang by staying in a relationship. But
But bravery also means leaving the relationship. So there are two types of katapangan. One is you stay. And then the second type of katapangan is you leave. Depende na lang sa'yo yan kung ano yung kaya mo at yung kaya mong itolerate. Anyway, eto naman ang sabi ni G. Umol. Naniniwala talaga ako na bawat tao may nakalaan para sa isa't isa. Pero hindi lang yung una ni ate girl talaga yung para sa kanya. Ako kasi, I've been happily married for almost 21 years. Sad lang, iniwan na kami ng mga anak ko, ng husband ko last year. But anyway, hindi ko po naman sinasira yung puso ko kung meron talagang ibang nakalaan para sa akin. Pero sa ngayon, happy na ako sa mga anak ko na kasama ko. Hindi rin kasing madaling mag-move on, lalo na kung wala na yung taong nagko-complete sa'yo. But in time, naniniwala ako na makaka-move on din ako in God's will. Yan po ang sabi ni G. Umol. Ayan. Ang sad naman no, 21 years, tapos biglang boom, sumakabilang bahay na ba? Pero ayun nga, hindi nawawala ng pag-asa si G. Umol na matatagpuan niya rin yung taong magiging tapat at totoo at magmamahal sa kanya. Kahit na meron ng previous na taong minahal niya na akala niya pang forever na. Eto naman, ang sabi ni Ernesto Nogiboy Acha Jr. Buti na lang nakaiwas na siya ron sa dati niyang ex-jowa na si Drew kasi mala movie ang buhay niya, parang Friday the 13th at Chainsaw Massacre. Yun nangyari. Awang-awa talaga ako kay Sender dahil palagi na lang siyang sinasaktan. Yun lamang po. Babati po sa buong Love Radio from Ernesto Acha Jr. Eto naman sabi ni Charles Sancho. Battered relationship is equal to toxicity plus narcissist and paranoid partner. This is an example of a relationship in which one of their partners is being violent. Plus, andyan ang tamang hinala kahit hindi naman nagkakatotoo o totoo. Egol kayo dyan kung hanggang ngayon ay nagtitiis pa rin kayo sa violenteng partner ninyo. Pero buti sa SF ngayon, hindi umantong sa demandahan but still is a public violence nung sinaktan si Sender sa school nila. Kaya boys and girls, choose a better relationship. Huwag maging kampante sa mga pinipili nyo. Pero nakadepende pa rin yan kung okay pa rin ang pagsasama ninyo o hindi na. Pabati po sa Team Artie at kay Konyo Bicolano na birthday ngayon. From Charles Sancho. Ito pa sabi ni Danilo de la Cruz. Possessiveness destroys love. Sometimes we get too possessive with someone we don't even own. It's a side effect of loving too much that takes us into the dark corners of ourselves. Even though love can sometimes feel like fate, it involves a lot of intentional choices too. Anyway, I'm glad that you both have closure and having a wonderful family and career now. A great lesson learned from your story. God bless you, letter sender. Have a terrific Tuesday, DJ Rocky. Thank you, Danilo de la Cruz. Ito naman sabi ni Rolito Gonzaga. Matagal na talaga akong nagtitimpe, DJ Rocky, ang ganda-ganda mo. Bakit ganyan yung sinasabi mo, Rolito Gonzaga? Ngayon ka lang ba nakakita ng maganda? Wow! Charot with the road. Ah, wait lang ha. Nag-comment back ulit si G. Umol. Yung kaninang sinasabi na wala daw yung partner niya. Sabi, no, nasa piling na siya ni Lord. OMG, I'm so sorry kung yun yung ginudge ko sa partner mo. So, kung maagang kinuha or kinuha na ni Lord yung partner mo, I'm so sorry for your loss. But anyway, sa mga kabitso natin out there na nakikinig ngayon na merong pinagdaraanan katulad dun sa pinagdaanan ng ating secret file sender na sinaktan siya o sinasaktan siya ng partner niya in the past, well, nasa sa inyo yan kung hanggang saan, hanggang kailan at ano yung kaya ninyong tanggapin. We have to really know and we have to really set boundaries. Kasi kapag hindi natin sinet yan sa sarili natin, then matatapak-tapakan lang tayo ng ibang tao. And yung respeto, baka hindi maibigay sa atin. Yung boundaries na yan, yung limitations na yan, ay inilalagay para sa sarili, para maprotektahan ang sarili natin. Eh sino ba namang mas mag-aalaga sa sarili natin, kundi sarili lang din naman natin, right? Kaya ikaw kabisyo, kung nakikinig ka man ngayon at nasasaktan ka currently sa relationship mo, natatakot kang pumasok o umalis sa ibang relasyon o basta natatakot ka in general na baka hindi ka na makatagpo ng ganyang klaseng relationship or partner,
Well, gusto ko lang i-destroy or sirain yung thinking mo na hindi ka na makakatagpo ng magandang klaseng relationship. Sobrang daming taong sobrang solid magmahal. Sobrang daming tao dyan na mabait, mabuti. Hindi manluloko, hindi nananakit. Well, mananakit siguro unintentionally. Pero yung mga intentionally nananakit, especially yung physical na nananakit, iba po yun. Mahirap magstay sa ganyang klaseng relationship. Eventually, mauubos ka. Eventually, you'll find yourself na wala na. Or hindi mo na pala matatagpuan yung sarili mo, sorry. Kumbaga, loving too much doesn't mean losing yourself. So, kabisyo, gising, mabuhay ka sa realidad na sinasaktan ka nitong taong to intentionally, hindi lang dahil sa hindi niya sinasadya yung pananakit niya sa'yo. If it's uncontrollable, then that person has a lot of things to do and has a lot of work to do in his life. Hindi po pwedeng tanggap lang tayo ng tanggap. Lalong-lalo na kung itong tinatanggap natin nakakasakit sa atin. Kasi hindi mo mamamalayan na ikaw mismo wala na. Wala ng buhay. Sa sobrang sakit. Nandiyan ka na lang sa isang relasyon. Dahil, nandiyan lang. Dahil yan na yung nakasanayan. Pero hindi dahil yan yung isinisigaw pa rin ng puso't isipan mo. Kung kinakailangan mong magpatulong sa ibang tao para makaalis ka sa isang relasyon, then go. Kung kinakailangan mong huminga sa ibang tao tungkol sa pinagdaraanan mo, then go. Seek a therapist. Find a counsel. Lahat gawin mo para lang makaalis ka dyan. Kasi kung hindi ka aalis dyan, patuloy lang mangyayari yung torture sa buhay mo. At sana maging masaya ka na natotorture ka. Pero kung hindi masaya, at kung hindi payapa, then leave. At sa mga tao naman dyan na nakaalis na at nakapagpatawad na nung taong nakapanakit sa kanila, isang malaking pagpubuugay po para sa inyong lahat. Nakakabilib yun ha, na kahit nasaktan ka na in the past, nakapagpatawad ka pa rin. Ang galing-galing nun. Ako nga, ilang months bago nakapagpatawad din. Charot with the rot. So parang ibang klase yung pakiramdam kapag nakapagpapatawad ka ng tao. Cause again, forgiveness is not just a gift for the other person, but a gift for yourself. Mas magiging payapa ka kapag nakakapagpatawad ka. Mas gumagaan yung pakiramdam mo kapag nakakapagpatawad ka. At mas magaan lahat ng bagay kapag walang bigat doon sa kalooban mo. Tsaka parang feeling mo ready kang mamatay pag ganun. Nakapagpatawad ka. So, yeah, forgive. Pero hindi naman ibig sabihin mag-forgive ka, tatanggapin mo ulit yung tao. For sure, kaya nag-message yung ating ex ng Secret File Sender natin kasi gusto pang round 2. Eh, buti na lang masaya na yung Secret File Sender natin kaya huyo ka ngayon. At buti na lang maayos na rin naman yung kalagayan niya. And hindi naman po ibig sabihin na nagkamali ka in the past at dati kang abuser, eh ganun ka na forever. Pag ganun ka na, dapat aware ka na at alam mo nang iniwan ka ng tao dahil sa pagiging abusive mong tao, eh, i-work out mo yung sarili mo. Kumbaga, magpa-therapy ka, magpa-check up ka, kasi baka, alam mo yun, lumalabas yung traumas mo in the past, baka may mga ganun. So, yung mga unhealed traumas, yung mga nangyari sa'yo, yung mga pinagdadaanan mo, baka nagpatong-patong, eh hindi rin naman ibig sabihin nun, sobrang sama mong tao. You can always change. Pwede ka naman magbago kung gugustuhin mo. Pero kinakailangan lang din talaga na tulungan mo yung sarili mo para makapagbago ka completely. Kasi yung change na yan, hindi lang naman yan overnight eh. It's gonna require a consistent action.
and decision. Yeah. At sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rockatera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break, you are still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupit, manggapang sa kakal sa dahan. 90.7 Love Radio, this is Paulie's Secret 5.